So isa sa napakadami nating laban ngayong araw, ang Los Angeles Lakers nga at pati na rin itong Detroit Pistons ay muli ngang nagharap ngayong taon. Sila nga ay nagharap na karaang linggo yata sa bahay naman ng Pistons, pero ngayon sa Staples Center naman sila kung saan ang bahay ng Los Angeles Lakers. Last game nga, ang Pistons ang nagwagi, natambakan nga nila ang Los Angeles Lakers ng halos 15 points yata yon. Pero ngayon, ang Los Angeles Lakers nga ngayon sa first quarter ay nagumpisa na merong 9-14 lead. May 5 agad silang kalamangan sa Pistons at tutong si Anthony Davis naman ay mainit nga ang umpisa. Meron nga siya agad 8 points na 4 out of 4 shooting. Aso nga lang, ang Detroit Pistons ay bumalik nga sa laro at nagtapos nga sila ng first quarter ng may 2-point lead against sa Los Angeles Lakers. Pagdating nga sa early second quarter, ang Pistons pa rin ang parang humahawak ng ball game dahil silang may kalamangan. Pero nga ang Los Angeles Lakers ay hindi nga nagbahuli at halos sa kalagitnaan nga ng second quarter ay nag-improve na nga ang kanilang paglalaro, ang kanilang depensa at pati na rin ang kanilang opensa. At si LeBron naman ang nanguna sa kanila para sa second quarter dahil itong si Anthony Davis nga ang tumulong naman sa Lakers sa first quarter, so nagpalitan nga sila. At yun nga, hanggang sa matapos na itong second quarter na ito, ang Los Angeles Lakers nga ay may 9-point lead against dito sa Detroit Pistons, 63-54. At pagpasok naman sa third quarter, ang Los Angeles Lakers pa rin ang may hawak ng ball game. Sila ang nagko-control sa early part ng third quarter. Pero ito nga si Josh Jackson ng Detroit Pistons ay nakashoot nga ng 5-3 sa third quarter. 5-3, walang mintes, 5 out of 5. At umiscore nga siya in total ng 20 points sa third quarter. Kaya ang 14-point lead ng Los Angeles Lakers ay bumaba nga sa 4-2 na lang. At pagdating nga sa fourth quarter, ang Detroit Pistons nga ay panihabol na nga ang ginagawa sa Los Angeles Lakers. Naging palitan na ang laban na kanina ay panay Lakers nga lang at may hawak silang malaking kalamangan. Pero pagdating sa second half, itong Detroit Pistons ay nakikipagpalitan na nga ng basket against sa Los Angeles Lakers thanks to Josh Jackson. At pagdating nga sa last seconds ng fourth quarter, namintis nga ni LeBron ang possible na layup game winner niya. Kaya nga't napunta nga sa first overtime sila. Pagdating sa first overtime, ang Detroit Pistons nga ang may hawak ng laro dahil sila ang umi-score at dinahabol na sila ng Los Angeles Lakers. At ganun nga naging istorya sa first overtime. Naging palitan na lang ng score, palitan sila ng basket. At si Jeremy Grant nga ay nabigyan ng pagkakataon na makashoot ng game winner sa first overtime. Aso nga lang namintis niya yun dahil maganda rin ang depensa sa kanya ni LeBron. Na-force ang second overtime sa Lakers and Pistons game. Pero pagdating nga sa second overtime, ang Los Angeles Lakers na ang nag-control dito. Pero sa una nga, ang Detroit Pistons ay parang sila pa rin na magko-control sa second overtime. Pero nga hindi na hinayaan ng Los Angeles Lakers. Matapos na itong si Alex Caruso ay gumawa na 6-0 runs sa sarili niya, si LeBron na nga ang sumunod na nag-take over sa second overtime. Matapos siya makashoot ng mga layup. And with 1-2 minutes left na lang sa second overtime, itong si LeBron James nga ay nakashoot ng 3-pointer sa harap ni Mason Plumlee para mabigyan ng Los Angeles Lakers na 4 na kalamangan. Matapos nga niyan, with halos 30 to 40 seconds na lang natitira sa second overtime, napag-isolate na naman itong si LeBron James. At guess what, kung sino ang bantay niya? Si Mason Plumlee na naman. At nakashoot na naman siya ng isang 3-pointer para nga mapalayo na itong Detroit Pistons. At manalo nga sila sa ball game na ito. Pero si Dennis Schroeder nga ay nakashoot pa ng 4 na clutch free throw para nga opisyal nang matalo ng Los Angeles Lakers itong Detroit Pistons. So yun nga, napakaganda ng laban. Hindi talaga sumusuko ang Detroit Pistons. At binigyan nga nila ng magandang laban itong Los Angeles Lakers matapos na mag-relax sila, matapos magkaroon sila ng malaking kalamangan against the Pistons. So si LeBron James nga ay nagtapos na may 33 points, 5 rebounds at 11 assists. Naglaro nga siya ng 46 minutes. Si Anthony Davis naman ay merong 30 points, 5 rebounds din at meron siyang 3 assists. At para naman sa third leading scorer ng Los Angeles Lakers, si Dennis Schroeder nga ay nagtala ng 22 points, 4 rebounds at 8 assists sa 41 minutes niyang paglalaro. So yun nga nangyari sa laban ng Detroit Pistons at ng Los Angeles Lakers. So yun lang para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye.